Naniniwala si Vice President Lenny Robredo na simula pa lang ay kaliwat-kada na ang pag-atake sa kanya bilang anti-drug czar. Pero kahit nasibak sa pwesto, hindi raw siya titigil na isiwalat sa publiko ang manatuklasang kaugnay sa drug war ng gobyerno. Nagbabalita si Jenny Tongon. Kung sa tingin nila matatapos ito dito, hindi nila ako kilala. Nagsisimula pa lamang ako. Yan ang palaban na tono ni Vice President Lenny Robredo matapos siyang sibaki ni Pangulong Duterte bilang co-chairperson ng Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs o ICAD. Maayos niya raw na ginampanan ang kanyang trabaho. Pero kauupo pa lang niya, kaliwat kanan na raw ang natanggap niyang pag-atake. Huwag daw ako makialam sa pulis, hindi raw ako mapagkakatiwalaan. Pinagtulong-tulungan at pinagkaisahan ako para hindi magtagumpay. Pinunarin ni Robredo ang mga impormasyon kaugnay ng drug war na pilit itinatago sa kanya. Hindi ba talaga sila seryoso sa laban? O may interes ba tayong nabangga? Ngayon, ang tanong ko, ano bang kinatatakutan ninyo? Ano ba ang kinatatakutan ninyong malaman ko? Ano ba ang kinatatakutan ninyong malaman ng taong bayan? Sa kabila nito, may mga impormasyon pa rin daw siyang natuklasan na kanya raw ipapaalam sa publiko. Magbibigay ako ng ulat sa bayan. Sasabihin ko ang aking natuklasan at ang aking mga rekomendasyon. Makakaasa kayo, kahit tinanggalan ako ng posisyon, hinding-hindi nila kayang tanggalin ang aking determinasyon. Tingin naman ng kapartido ni Robredo na si Senator Kiko Pangilinan, sumabog sa mukha ng palasyo ang tangkang paghiya sa Vice Presidente. Pinatunayan lang daw ng administrasyon na wala itong isang salita. Ang palpak daw na war on drugs naging war on VP. Sa kabila naman ng pagsibak sa kanya bilang anti-drug czar, itinuloy ni Robredo ang pagbisita kahapon sa Rehabilitation Center sa Camarines Sur. Para sa 1PH, Jenny Dongon, News 5.